Whoop, whoop. Why did tayo mag-first shoot? Ha? Kasi dito na tayo. Dito tayo mag-start mag-street photography by using this. Ito yung iPhone 15 Pro. Before, nakapag-vlog na ako regarding this, yung street photography, pero ang gamit ko DSLR. Ito yung China Aid Bridge Project, Estrella Pantaleon Bridge. So this is a cooperation with China and the Philippines. Ito pa lang, iPhone 15 yung Pro, tatlo yung camera. Pwedeng portrait, pwedeng wide. Depende sa shoot mo, no, kung lens ko yung portrait. Meron siyang 28mm, 25, 24, 35mm. So, depende sa pangangailangan mo. Meron din siyang magandang bokeh. Portrait, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wide. Yung main camera pala nito, iba-iba. Oh. May 24mm, 28mm, at saka 35mm. Ganyan. Pak-pak. Usos. Mas maganda to. Ito naman tayo. Pak-pak-pak. Diba? Look at that. Holy shit. Sarap talaga mag-photography, no? Talagang maganda tong hobby. Tara! Ibang area naman. Iba ang gaganda ng shot, di ba? Laki ng improvement from pinanggalingan ko na 10R and then to 15. Sobrang laki ng difference. Siguro kahit yung 15 na base, yung base model, sobrang ganda na nun, palagay ko. Ito, ang gaganda ng design. No? Ito. Kung may ilaw lang to sa gabi, tingin ko maganda din itong bridge. Dahil sa may mga buildings. Ito yung mga high-rise building or mid-rise, high-rise. Magandang kumuha ng picture dyan. Kasi ang mga architect o yung mga engineer, hindi lang yung gawa ng building. Ano yan? Yung mga yan ay pinakaralan nila yan. So, maging maganda rin, ano? Hindi lang dahil yan, ano, to yung ganda ng design. So, parang maganda rin dito, April. Shoot pataas from here. Ayan, ano? Tingnan niyo yung taas. Tingin ko maganda din to. Shoot pa ako dito. Wide natin. 3, 2, 1. 2-1. Maganda to kung may araw eh. Eh since ano ngayon, winter season, Christmas season, wala. Pero maganda dito kung may sun, parang golden hour. 7 something na yun, wala pa rin. Last time nag-travel ako sa, I think sa Japan, dala-dala ko dapat, supposed to be, dapat dala ko dalawang bag lang. I mean, isa lang. Tapos, ang end up, dala ko dalawa. Because yung isa, para sa camera. No. Eh, may reflection. Ito yung model ko today. Dito ka. So, dumikit ka here. Kala mo siya yan, no? Ito siya eh. So, dumikit ka here. Ayan, see that? Ayan, tapos mo yung kamay mo. Yan, parang dalawa kayo. Ito ba, wala yung exposure. Kasi masyadong maliwanag. Or pwede rin sa post. Boom. Wala tayong masyadong symmetrical shots, ha. Ito, parang ang ganda ng tone. Let's see. Promise. Maganda to kung medyo may araw-araw. Maganda yung dating. Talagang mag-ano yan, no? Magre-reflect talaga. Pero ito lang kasi free time natin eh. Pero anyway, boom. O naman.
at least mga under yung sky dito sa part na to. Ano? Dun sa left side ang dilim eh. Dal na dal yung ano niya, yung mga pictures natin. Dapat maganda banda dun eh, may araw-araw na. Ito para maganda din dito. Kung may araw lang dito sana. Eh wala eh. 'Di ba? Walang araw eh, no? Oh. Sayang. Sayang 'to. Oh, samoy ba 'yan? Oh. Nandito tayo sa power plant area. Ang ganda dito, parang maliit na BGC. Balikan natin lahat ng shots natin. Ngayon yung araw. Ayan o. Medyo maaraw na. Kumikislap na yung mga building. That's what we need. Kanina. Tara! Malaki na pinagbago ng mga iPhone ngayon. In general, yung mga telepono ngayon. Mapa-Android or mapa-iOS, I can say na maganda na compared mo before. Kaya na niyang halos makipagsabayan sa malaking camera. Kumbaga, mag-iisip ka na eh. Magiging isipin mo na kung dapat ba ako magdala o kailangan ko ba talaga magdala ng extra bag, extra battery, extra memory card, extra lenses para sa lagang sobrang solid ng mga pictures. Practical ba talaga yung convenience mo and everything kung talagang magdadala ka ng yung malalaking camera, no? So I think this camera, this phone, malaki na ng pinagbago niya compared to before. Kumbaga, this is more than enough for me. So since medyo practical ako ngayon, kung pupunta ako sa ibang bansa, mas pipiliin ko to kaysa magdala ng malaking camera. Saka madaling i-upload. Hindi ka na magta-transfer. Ayala Avenue. Ito kinoclose to eh pagka Sundays. 6 to 10 I think. Para sa mga bike and joggers. Woo! Wala masyadong tumakbo ah. Puro bikers ah. Boom. Paisa. Boom. Boom. May iba ko makuha rin ang photo. Cross. Cross. Pag-away pa sa daan. Grabe. Kaya yan ang phone ah. Grabe. And I can bring it anywhere. Landscape naman. Ayan, oh. Possibly one of this na ginagamit natin. Make sure na malinis yung lens all the time. Kaya palagay ko, ito magiging go-to camera ko or itong kasasama ko lagi sa pag-travel ko. Especially kung gusto ko lang naman yung mga travel photo, personal photos. Okay. The more photos, the better. Bang! What's that? Ito mo. Ayala Avenue. Pak. Okay na yun. Depende yan sa mata mo, no? Depende sa taste mo. It will depend on you. Ito mga nagsiskateboard, tignan natin. Hop. Oh. Thank you.
Yan, kasi bakit yung symmetrical lines? Kasi you would, pag tinignan mo yung pictures, yung lines na yun yung na magdadala sa subject eh. Talagang titingin siya talaga ng straight eh. So nagagamit ko dito yung white kasi kung wala main lang, yung 1.0 lang, ganyan mag, yan lang magiging kalalabasan niya. So iba naman yung objective mo dyan. So if you ask me, probably I'll use the iPhone. So practical gamitin. Kung magta-travel ako, liit lang eh. Pwede mong kahit nakabike ka pa, pwede. Madaling itago, hindi masyadong sitahin. And then, hindi ka na magdadala ng extra bag for the batteries, memory, and everything. Let me know your thoughts on the comment section down below.